versus Aura. Napaka-pamilyar nitong rivalry na to. Now, with different faces, sino nga ba ang mananaig? Tol, tingin ko dito, depende yan kung sino mauuna sa timpla or rather sa timing. That's what I'm trying to say. Kasi nakikita natin dito, JP, also with the retribution, this will be a feedie. Well, a feedie, Diggy na feed. Kumbaga, pero mapapanis siya dito, Hate will be the ones going to secure the first blood. Pero given the fact na yun talaga yung role na gustong ibigay ni JP, papatay lang siyang papatay, providing information. Since wala silang healing factor sa side ng Onyx, itatrap at itatrap nila si Jay or either si Hate. And JP dito, talagang hindi ka tinatantanan. Alam din ng Onyx dito na hindi sila pwedeng kumekta doon sa My Purple Bomb. Kasi alam nila, si JP, meron siyang retribution dito. And Kairi, ang dami niyang tinitake na damage dito and nakapatay ako si JP. And ibig sabihin nun, mag-reset yung kanyang gold bounty. Indeed, back to 200 dito. At yun ang gustong gusto ng Onyx PH. Sige, gusto niyo mag-digistrat? Okay, bibigay namin yung isang buhay namin just to make sure na si Hate is makakuha ng additional gold on top of that. Pero Arrow, sabi ng Kairi dito, okay, sige lang, okay lang, papabait out ako. Mukhang makakita tayo ng opportunity dito sa Sonic PH to abuse the matter na, ayun o, babalik 200 na naman, just to abuse the fact na digistat yung play ng Aura. Winiweather lang dito ng Onyx PH yung ginagawa na side ng Aura habang naman si Hades having the time of his life and almost mauhuli na sana doon si Iyakno. Pero bago mabato yung pana, nakaalis na siya with the BMI. Sobrang bilis talaga ng pagkakataon dito, Butter. Nakikita mo naman, even Hate getting a lot of gold here and he went for the killing spree, so okay lang. Pero ang importante dito is bago mo makuha yung purple, patayin mo muna or i-take down mo muna yung si Raflesia on his Diggy. Kasi kapag naka-open si JP rather ng or pagbuhay siya, makukuha niya agad yung buff with the retribution. Down to 96 gold, pero ganun pa rin yung impact niya. So kailangan mag-ingat dito ni JP na hindi siya makapatay. Ang pinakamalaking lukuhan sa balat ng lupa, Raflesia dito, and Dilar Aba, may lamang dito. Oo. Grabe, hindi na same yung setup dito ng Bone of the Teams. And that's Sonata, nagkabatuhan dito. Pero Raflesia, makakaalis siya. Uy! And look at this! Pumasok na dito si Greed. Pero nahuli si JP and yun yung role ni JP talaga dito. Ang matakedown Greed will be caught out in the process as well. That is going to be a double kill para dito kay Kairi. May opening kay Hate na kunin naman dito yung kanyang orange buff. And Dilar, siya naman yung mag-i-stall kahit paano para dito sa Diggy para nga hindi makatribution yung orange buff dito ni Hate. At ang laking bagay niya, no? Naku! Nakuha ba niya? Nakuha niya! Saktong-sakto yung pagka-respond! Nice timing para kay JP! At sulit na sulit agad yung pagkapatay niya dito. However, yung going back to what we were talking about earlier, si Kairi Tol nakakakuha na rin ng kanyang farm. 415 para sa mage na Selena. So, kapag nakakuha ng ano yan, ng Calamity Reaper, at least going for the burst Clock of Destiny, mahihirapan lalo dito si Benny Cutie na mag-sustain ng damage, especially for Lord Hades, kasi ang dami nilang stun parang ganito. Pero look at that, Jay being very aggressive at the takedown na naman dito si Diggy, pero yan talaga yung trabaho niya. So, hindi natin siya masisisi. Ngayon, ang question naman is, but at the same time, uninterrupted at uncontested yung Aura PH squad dito sa kanilang pagpa-farm. So that means wala silang sinasagot na kahit ano, at dito si JP sobrang annoying niya sa mapa. Kahit yung times journey niya, pinipihit niya para lang madagdagan ng extra time dito yung Onyx na i-takedown siya. Indeed. At kita mo naman yan, talagang trabaho lang providing information sa side ng Aura PH, kaya nakakapag-farm safely dito si Benny Cutie and also Lord Hades. Hanggat may information ka, kung kahit makadikit ka lang sa isa o dalawang hero, okay na yun eh. Ngayon, alam mo, ang 15-2 ay isang ilusyon kung makikita mo kung paano gumalaw dito yung Aura PH and Benny Cutie with another play. Pero matutumba siya dito with a Death Sonata. And that was a great play coming out from Onyx na minimize nila yung mga possible losses nila and na-punish pa nila dito si Benny Cutie. That's what I'm talking about. Kairi, 515 at the moment. Kapag nakapag-farm si Kairi dito, kahit pumasok si Benny Cutie, machi-check at machi-check yan. Kahit isang Abyssal Trap lang, but with the Burst from the Garot and also the Soul Eater,
mapupunit ka agad, mapuforce si si Benny Cutie na kumuhan agad ng Winter Truncheon. But that's not the issue. Nakita mo natin dito, he's going for the Clock of Destiny plus the Lightning Truncheon combo. He's still going for that burst. Pero it's just a matter of time dito sa side ng Onyx PH. They need to execute their play as soon as possible and play aggressively, just like so. Pero si Greed, again, he knew na, okay, meron tayong information kung nasan yung mga core heroes dito, pwede tayong pumasok sa loob ng tier 2 and ng tier 2 at tier 1 turret. Tatandaan mo dito, men, ang pinakakalaban ni JP dito yung ano, si Doggy Doo. Doggy Doo. Yung wolf ni ano. Pag ginaringar ka niya, yari ka dun. Kumbaga kasi, yun yung kaaway niya ngayon eh. Kasi tignan mo, ayan o, lalapitan siya ni Jay. Ngangat ka na siya. Arp. Eh, dito si JP, isa siyang ibon. So, ang gagawin, tweet. Pero nandun, sa may pinakalikod, Lord Hades, nahuli siya dito. Iyak, no going in. Trying to go for the execute. Uy, at natumba pa rin dito si YSS. Hindi niya nakita si Benny Cutie na nasa gilid. Kumbaga pag-aataon niyo ng Onyx PH to move forward, pero na-check siya. Hindi niya napansin. Sino ba 'yung ginagawa dito ni Jeyo? Sige. Take down mo ako. Gusto ko 'yan. I-reset mo 'yung timing. I-reset mo 'yung death count niya, 'yung bounty mo. Okay 'yan. Pero ano rin eh. Parang alam din ni JP, hindi. Alam ko, bait to eh. Pag binomba kita, alam ko, babalik sa H, sa 200 gold yung bounty ko. Pero okay lang, kita mo yung discipline dito ng Aura PH, just sticking to their role. Your main role is just provide information and mess up the farm of the core. Pero medyo naiiwan dito si JP when it comes to that, kasi nagbigay din siya ng kill earlier, or ng death, ng kill earlier. Pero namaintain din naman ng Onyx PH yung ganitong klaseng... Ang dami palang animal dito sa larong to. May ibon, may wolf, merong T-Rex. Merong T-Rex, merong Converter. Hindi mo makikita yung T-Rex sa isang zoo. Oo. Yun yung problema. Yun lang. Kasi kung kumbaga sa ano yan, mga generation, first generation ng mga zoo yan, meron pang mga dinosaur. May zoo na ba nun? Pero iyak na dito. Nahuli ni Benny. Benny dito. With another aggressive play, Aura PH, they're tearing apart yung base dito, yung turrets dito, ng side ng Onyx PH. And JP, unrelentless to the point na si Hate ay level 8. Nako. It rhymes. Oh, it rhymes. Once night rhymes, laging ano yan, laging pasok yan. Pero kita mo naman, level 8 pa lang si Hate. At yung rest ng Aura PH, looking at the level 11 si Lord Hades, which is yung counterpart ng farm nila. Ito yung binibigay ng Diggy. And that is how uncontested, ladies and gentlemen, yung farm dito ni Hades and Iyakno, siya ang nagiging lifeline or insurance policy para sa Onyx PH na kahit hindi makapag-farm si Hades dahil kinukulit siya, meron tayong isang clod na makakapag-farm at makakapagbigay ng space papaano para kay Granger or kay Hades para makakuha ng konting breathing room. Indeed. At pero nakikita mo naman yung impact talaga. Kasi since kapag nandyan yung Diggy, kailangan mo ng at least dalawa or tatlong heroes, especially sa early game, para ma-contain. So kapag meron tatlong heroes, nahahati yung experience. And that's one of the reasons why na ang baba ng level nila. Pero kailangan mo pa rin kontrolin yan. Hindi mo hahayaan na makapaglagay ng bomba pati ma-pull out ka ng second skill niya. So yun yung nagiging risk. Kaya highly contested pa rin talaga. Highly banned dito yung Diggy. Uy, pero nakikita mo ito, ginagawa nila paan na, tapos sineset up ng trap, si Green dito, nahuli sa may likod, pero makakali siya with the Honor Brilliance, Benny dito, Blood Off, tinama sa pader and the welcoming committee, pero nasa may pinakalikod si Raflesia, tanking all the damage in the world, na binabato dito, ng side ng Onyx PH, may nahuli, si Kuya Greed, na-stun siya dito, pero nandun sa may likod. Ladies and gentlemen, Aura PH, inaagaw nila dito yung purple buff ng Onyx PH. Jay trying to fight, Kyrie trying to fight. Tignan natin kung mapipigilan nila dito si Benny Cutie. And the lightning, well, Winter Truncheon, ladies and gentlemen, will be used. Pero kakayanin pa rin ang damage output ng Onyx dito na pigilan kahit papano ang isang Benny Cutie. Once si Lord Hades, pipilitin niya sana si Dilar, pero hindi din siya sure kung nasaan yung ibang members ng Onyx, kaya titigilan niya na. Titigilan niya talaga muna. Pero ang ganda ng positioning dito ng Onyx PH, they took advantage of that choke point. Okay, sige, gusto niya lumaban dito. Benny Cutie did his best para ma-sustain, pero yung prioritization ng Onyx PH, just really aiming for the main core. Pero dito sa may bottom lane, Raflesia just trying to be annoying, trying to provide information where is the rest of Onyx PH. Since alam na nila na nasa baba si yung Onyx,
nakita natin yung sa minimap, sa top lane, sinusubukan pa rin ni Lord Hades na makakuha ng farm na kailangan niya. 0-1-4 at the moment, pero kapag nakapagbili pa ng oras dito yung Aura PH, for sure, lalamang sila once we have reached the 15-minute mark. Tingin mo ba dito, TDZ, na kailangan i-focus ni Greed si Dilar? Kasi si Dilar 3-0-7, hindi pa siya namamatay. Mm-hmm. Ang si Greed talaga dyan, ito yung tinatawag natin na power spike eh. Kumbaga si Dilar, mahirap siyang hulihin kasi lagi siya nasa backlines most of the time. Or at least ang main role kasi ni Dilar is hulihin dito si Benny Cutie. So kapag nagkaroon ng opportunity dito si Greed na i-burst out using the carry's assaults, mahihirapan pa rin siya kasi ang dami pa rin disable ng Onyx PH. If you want to use the carry's assault burst, mawawala ka ng opportunity na makapag-order of Brilliant. So magiging risky. So ang kailangan nilang gawin dito to counter Dilar or at least control Dilar is pumasok muna si Benny Cutie. Gamitin nyo muna yung Detonas Welcome para for sure na hindi matatrap o hindi matuwigilan ng Onyx or ng Aura yung Detonas Welcome nila. At meron tayong laban na nakikita ngayon. Sumasali si Lord. And iniikot-ikutan ni Lord eh. Parang sa nagsaling ket-ket si Lord. Si Greed ka, munti ka natamaan ng pana. Pero si Greed doon ang pinaka-main target dito ng side ng Aura PH. Aura will take him down. And Jay dito try to take down Greed. Pero Greed mabubuhay. JP, well the time's journey. What a play coming out from Aura PH. Teamwork makes the dream work. Indeed. At kitang-kita mo naman, saktong-sakto, binate lang ni JP yung kanyang kakampi. Pero nung at the right moment, nahaampas, yung tatapak na si Dilar, hindi talaga niya binigyan ng pagkakataon. Saktong times journey. And also with the shields, that is enough. That's the strength of the DG composition, mga kaibigan. Talagang timing lang ang hinahanap niya. But that gave a lot of opportunity sa Aura PH to move forward. Look at the net worth. 31,000.8 sa side ng Onyx at 36.3 naman sa Aura. Ang laki pa ng lamang nila. And looking at the count the counts of turrets, lamang na lamang pa rin ng Aura PH with the vision na binibigay dito ni JP. Tingnan mo kung gaano ka uncontested yung farm dito kay Lord Hades. Naka BOD na siya, naka endless battle pa. Tapos pa proceed na siya sa third item niya. JP dito may fleeting time na din and 123.4, so much for the KDA. Wow. Dito ng isang JP, pero what matters most is manalo sila. And look at this, JP times journey, ginamit niya Dilar going in, pero Dilar hindi niya kinakaya yung damage output na meron dito yung side ng Aura. Kinain yun pala yung sound effects na ginagawa mo. Nahuli nila dito si Raflesia, pero nagawa pa rin ng Aura PH yung goal nila. At yung objective nila doon was to break in doon sa base ng Onyx PH. Onyx PH, they're doing a great job, but sadly napaka-behind dito ng farm nung iba nilang mga cores. So that only means na magkakaroon talaga ng certain advantage yung Aura dito in terms of dealing the damage output, kasi magaganda din naman yung pinipili ng Onyx. But still, kapag ka nagkatutukan na at sila yung natamaan, mas malaki yung nakaramdaman nila. I agree. At nako, mukhang tumama pa dito yung arrow at mukhang mababurst out dito si Greed, but no. But going back to what you mentioned earlier, I completely agree. Objective is the main of the game. Pagkapasok or pagkakuha nila ng Lord, dumiretso kagad. Isa sa mga malulupit na team ang Aura PH. The reason why I said that is because kaya nilang magtahi-tahi ng objective. Alam nila kung ano yung susunod na gagawin nila. And kahit merong loss, kahit merong namamatay na member nila, it's 4 versus 5. Pero nanalo pa rin sila because of the objectives and also kinakapitalize sila yung lamang nila every single time. So, sabi magaling sila mag-cross-stitch. Cross-stitch. Yung tahi. Running stitch. Kasi nagtakbuhan din sila eh. Kumbaga, madami kang alam na stitch ah. Oo, hindi lang yan alam ko. Tol. Malupit ka marami, sa... Marami talaga. Malupit ka sa tahian. Kumbaga. TLE. Yeah. Araling panlupi mo, mga... Ano ka, lingpanlupi mo na, ano yun eh, parang napagpas ng CB kayo. Paano ka matututo ng tahi doon? History, since El Clasico itong inaano natin. El Clasico, yan. Makikita mo kaya sa Araling panlipunan to, Onyx PH versus Aura PH. Soon, tingin ko, ramdam ko eh. Tignan natin, still. It is what it is, ladies and gentlemen, JP dito. Still taking a lot of shots dito for the side ng Aura. And gumagamit ng Aura ng resources to take him, yung Onyx pala to take him down. But still, the fact remains, I think at this point si JP, pwede na siyang magpahinga sa pagpapa-feed. Oo. Well, pwede rin yan eh. Kung sakaling nag-safety dito si JP, merong option na gano'n na early game magpapa-feed ka, then pag-abot ng late game, hindi ka na magpapa-feed. Tingin ko, hindi siya magpapa-feed dito kapag umabot na tayo or kapag namatay, pag nakapatay si JP rather, or kapag six pack na yung lahat ng kalaban, yung Onyx PH. Pero as long as hindi siya namamatay or hindi siya nakakapatay,
you will continue doing it. And also, giving that information is really vital para sa side ng Aura PH dito. And given the fact na hindi na kailangan na i-force or i-force out yung Mountain Shocker para lang providing information, pwede niyang gamitin agad yun. Pwede gamitin agad ng Aura PH yun just to disable yung kapag nag-group up na sila sa team fight. And JP dito, ginagawa niya to actually to get vision eh. Oo, vision lang talaga. Talagang i-vision niya yung teammates niya na dito manggagaling yung Onyx. Magkokontest sila dito. And alam naman ng Onyx kung ano ginagawa ng Aura ngayon eh. Obviously, but right now, Mountain Shocker na doon sa pinakalikod at walang malapit na member dito for the side of Onyx. And that's going to be Aura getting the Lord Dilar dito. Na-reverse time siya. At may bomba pa, Iyakno dito will be the target for Benny Cutie pero makapag-BMI out. Dilar, ang daming damage na tinitake dito, roughly siya. Pinibreak pa, ladies and gentlemen, yung kanyang regeneration and Kyrie dito, tama yung sinabi mo, Tads. That is going to be a running Selena, Benny Cutie, in range, sticker pa, and that is going to be a shutdown on the Selena. Ang ganda na ginagawa dito ni JP. Again, yung ikot niya, yung spinning, it cancels regeneration and recall eh. So kapag nahuli ka sa AOE dito ni Diggy, kung kahit patay siya, hindi ka makakatakas. So wala kang opportunity para makatakas and that will go for a sandwich play. And Lord Hades nandito sa area, Dilar trying to use Daytona's welcome. And let us see kung mapipigilan ng Onyx PH ang pag-push ng Aura. Wala na Lord Iyakno going down. Lord Hades jumping in. Tignan natin, merong minions na nandun. Jay with the two-man knock-off, pero that wouldn't matter as they catch Iyakno. Iyakno goes down. Aura dito wins convincingly and